printer. Yan, the name of the printer is Epson L360. Ayan. So ang problem kasi nito, pagka in-open ko siya, diba, ganyan, makakapag-print pa yan. Kaya nga lang, pag in-off ko na siya, diba, in-off na natin. Yan. Yan, para ang tagal. Diba, napansin yung tagal nyo mga kahit i-hold natin. Ayan, naka-off na yan. So, tatanggalin natin sa section. Then, try natin ulit. Naibuksan. Ayan, so ang tagal mag-open. Yan, napansin nyo. Ang tagal niya magbukas. Yan. So, ang gagawin natin, check muna natin baka may problem dito. So, number one, bubuksan natin siya. Okay naman yung scanner niya. Yan. Yan. So, bubuksan natin. Nga pala, ang ganitong printer ay old siya na type ng printer. Ganyan pa man, okay pa naman. Medyo okay din ang ganitong type ng printer. Yan. So, tingnan natin yung sa loob. Ayan. So, okay naman yun regarding dun sa ink niya. Wala namang butas. Dapat importante kasi titingnan natin bakit hindi na nagpiprint yung isang color niya. Kasi nga, isang reason dyan, baka may butas na. Yan. O kaya ay masyadong luma na siya, kaya papalitan natin to. Napapalitan naman to. Yan. Sa mga online, sa Shopee or sa Lazada, saan pa man, pwede natin palitan to. So, yun ang problem natin. Ito. Hindi siya mag-open. Tignan nyo dito. Yan. Nakasaksak naman siya. So, tapos i-open natin yung power button niya. Yan ang tagal. Kahit i-hold ko siya, hindi. So, ang problema nito ay hindi na sa pinaka-ano niya sa loob, kundi mismo i-check natin yung connector niya. Ayan. Tagalan mo natin ito. So, check natin yung connector niya. Ayan. So, ito pa yung connector niya. Ayan. It's possible na ang problema nito ay dito. So, papalitan nyo to para magkaroon siya ng ano, mag-power siya doon, or else ang problem nito ay dito mismo. Ayan, so baka kailangan nyo lang ayusin to o ipapa-check lang, baka itong papalitan o kaya, pero ang alam ko talaga. Ayan, so i-try natin na i-fix siya ulit, baka hindi lang siya ganun ilagay ng maayos kaya hindi nagpa-power. Then, I'll ulit natin. Ayan, so, yan, ang tagal. So, dito nga. Dito yung problem. Kasi kanina, nag-print naman. Ako nakapag-print naman. Gumagana naman. So, ito ang problem niya. Yung connector niya. So, papalitan nyo lang. Pag hindi, isa pang problem niya. Pag hindi pa rin siya gumana. Baka dito, yung pinaka switch button niya. Ayan. So, sorry na po. Pasensya nyo na po sa ingay ng aso. Ayan. So, baka ito yung problema din. Check din natin to. Ayan. So, yun lang ang ano ko, suggestion ko lang. Pag may ganito kayong experience yung ganitong problem regarding sa printer, ay check nyo lagi yung pag hindi nagpa-power on, check nyo number one yung cable niya. Then, number two, baka hindi siya connect ng maayos. And then number 3, ito mismo, baka hindi na siya nagpa-function siya, or else bubuksan lang naman, iilisan, ayusin, then okay na siya. So yun lang.